Hi! Magandang umaga mga kapuso! At aking pagbate, talaga namang gusto kong batiin kayo ng isang masayang umaga. Ang daming masaya, di ba? At kayong lahat ng aming mga kapuso all over the world, ang inyong inaabangan, ang sayang Pilipino, ang ating pagkikwentuhan. At syempre, pag-uusapan natin masasarap na pagkain, masasarap na panghimagas, at yung bang enjoy na happening ng ating mga kabag-anak at mga kaibigan. Ano nga ba ito? Yan pag-uusapan natin dito sa The World of Gandang Ricky Reyes. Ay nako mga kapuso, welcome back po sa inyo lahat at pag-usapan na natin at tinatawag nating masasayang okasyon sa Pilipinas. At ano to? Fiesta all over. Panahon ng Mayo hanggang June, lahat ay nagdidiwang. Iba't ibang klaseng fiestahan ang ating pag-uusapan. Pero teka muna, paano nga ba nagsimula ang piyesta sa Pilipinas? Ang kasaysayan ng piyesta ay nag-ugat sa mga Espanyol, no? Dahil nagpunta sila dito, alam naman natin sa kasaysayan, dala-dala nila yung relihiyon bilang pagpapalaganap sa ating bayan. And noong unang panahon, naisip nila na para magkaroon ng maraming tagapagpasunod, nag-isip sila ng mga tradisyon na dinala nila mula sa Espanya. At yun yung pagsiselebra nga ng mga kaarawan ng mga santo or mga episode sa buhay ni Jesucristo or ating mahal na ina. Malaki ang influensya sa atin ng mga Espanyol. Naging bahagi na ng ating kultura. So ito nga isa kung minsan naging kritisismo na bahagi ito ng isang katolikong tradisyon at ngayon ay nagiging isa na ring social activity. So, syempre, kalahok dito kung ano ba ang nature. Katulad sa pagdadaos ng piyesta na malapit sa tubigan, no? So, yung pagdiriwang nila ng kanilang tradisyon ay naangkop din kung anong resources meron sila, no? So, katulad ng tubig, no, ipagpasalamat, ang usual na pagdadaosan ng prosesyon, ang traditional ay nasa daan. Doon ay kuminsan gagawin nila dahil nga nasa tubigan sila, sa river. Ang gagawin nila ay tinatawag nilang paglilibad. Naiaangkop ang tradisyon doon sa ritual na bahagi ng pagdiriwang. Ang piyesta ay isa ring pagbibigay pugay sa isang magandang ani, no? Or pagpapasalamat sa isang napakagandang taon na nagdaan. Sa kasaysayan, kahit nagpapalit ang panahon, no, nagkakaroon ng paglago, development, ito ay napakagandang pagbabaligtad na kung ano ang ating mga pinanggalingan. So, ang piyesta ay isang paghahanda, no, na kahit tuminsan ang mga Pilipino na nakarating na sa ibayong dagat ay binibigyang pagkakataon para makabalik. Kasi nga, yung pagbabalik tanaw, pagbibigay buhay sa nakaraan, pagsasalamin sa kulturang nakagisnan, no, ay napakagandang pagselebra. Ito'y pamana natin. This is our way of transferring our heritage. Because it uniquely, it speaks about our culture. Tayo ito. Anong meron tayo na namana natin sa ating mga ninuno. Kahit gaano man probably kahirap ang buhay, napakagandang pagmasdan, no? Na merong mga paghahanda, simple man ang handa o isang man napakagamagarbong paghahanda. Ang nakapasok doon ay yung parang underlying na mga tradisyon, ang pagtitipon ng mga pamilya, ang pagsasamahan, no? Ang pagdiriwang sa pananampalataya ng sambayanan, no? Pagbibigay pugay sa bagay na hindi natin mabibili pero nagbibigay tunay na galak sa atin, no, bilang mga Pilipino. Oh, ayan na ha, mga kagandahan, alam na natin saan nagsimula ang piyesta sa Pilipinas. Pagbabalik ko naman, ibang pag-uusapan natin lahat ng schedule, ano-ano ang ibang klaseng piyesta at ano-ano nagaganap sa bawat lugar na nagpipiyesta. Mga kapuso, eto na, pag-usapan na natin ang piyestang Pilipino. Bawat buwan, umpisa sa Enero, halos bago matapos ang taon, may piyestang nagaganap. At ang mga tawag dito, iba-iba. At gusto kong kumuha kayo ng ballpen at papel, ilista nyo para alam nyo kung anong buwan sa kayo pupunta at ano ang inyong i-expect. Dako, oh, ayan na, mga kapuso. Enero pa lang, nag-uumpisa na ang saya sa Pilipinas. Eto, nauuna na ang ati-atihan.
Katapos susunod na ang sinulog ng Cebu. Nandiyan na rin ang dinagyang ng pilipino. Ang dami-dami, ang saya-saya. Ito yung mga tinatawag natin street dancing na kung saan pati kayo pwedeng sumali. My God, tignan nyo naman. At pagdating naman ng buwan ng Pebrero, eto na ang panagbenga ng Baguio. Katapat ito ng Rose Parade ng California. Kung saan nagbibigay pugay sa lahat ng klase ng bulaklak naman ang Baguio. Ang saya-saya nito, panoorin nyo. At syempre, mawawala ba naman ang pahiyas? Ito na kung saan nakadisplay ang mga keeping sa iba-ibang kulay bilang pasasalamat sa magandang ani ng nagdaan taon. Siyempre, hindi naman mawawala pagdating ng Hunyo ang Pintados na kung saan lahat ng costume, lahat ng street parade makikita at mapapanood natin. At syempre, ang debosyon sa Peñafrancia ng Bicol na kung lahat ng tao ay nasa kalye nagdidiwang. Kahit yata mga Bicolano nasa Amerika, nag-uuwi ang lahat dahil gusto lang sila ay kaparte ng pista ng Peñafrancia. At pagdating sa Bacolod, eto naman ang maskara. Isa pang street dancing na ang saya-saya na talaga naman mag-e-enjoy ang mga turista at mga Pilipino na makakapanood sa kanila.